Welcome back to my YouTube channel. Word is seven. I'm bored in the house and I'm in the house, boy. Bored in the house and I'm in the house, boy. So, karon, welcome back to my YouTube. Buong mundo. Ikaw ba ay miyembro ng OWA? O hindi pa, kabayan, narito po ang ilan benepisyo ng OWA para sa mga OFWs. Ito ay nagkakahalaga ng $25 sa loob ng 2 taon. Ikaw at ang inyong pamilya ay protektado na. Para sa karagdagan impormasyon, pakinggang lamang po ang video. Dakay, Administrator OWA, Hans Leo Kakda. Nakakalungkot man ito, pero siguro mahalagang malaman din para baka may matutunan tayo sa karanasan na ito ng isang OFW natin mula sa Papua New Guinea. Sinasabi na nakita na parang nagpakamatay daw o doon sa isang hotel sa Pasay, na under quarantine pala siya. Ano po ba ang tunay na nangyari dito, admin? Well, ito nga, talagang unfortunate yung nangyari, ano, natagpuan siya nga sa walang malay, walang buhay, sa kwarto niya. Nakaligtaan ko lang yung pet siya, pero alas 8 siya ng gabi dumating. Nung susunod na araw ay natagpuan na siya ng umaga. Hindi siya sumasagot sa katok ng pinto, hindi siya nag-almusal. So it all happened within a span of mga 12 hours eh, mula nang pagbalik niya ng gabi, nag-check-in siya. Tapos yun na, yung pamilya niya nagpunta ng hotel kasi nag-alala din dahil kausap siya nung gabi yon ng pagdating niya, at parang meron siya mga sinasabi na incoherent ba, parang hindi maunawaan ng pamilya, kaya nag-alala rin sa kanyang estado, kaya pinuntahan siya, pero yun, hindi na rin naabutan. Hindi rin nagkaroon ng senyales na he appeared normal, no, for all intents and purposes. Nakapag-fill out pa nung form eh, nung form niya pan arrival ng OWA. At kompletong-kompleto pa yung impormasyon na linagay niya ron sa form eh. At hindi naman daw siya nagmanifest ng symptoms ng pagkakaroon ng instability. But apparently, parang ganun ang nangyari. Yun nga. Ang findings ng SOCO, yung PNP, ay yun nga, namatay siya doon sa kanyang kwarto sa hotel, dala ng kanyang mga problemang dinadala. So parang depression, admin? Parang ganun ang nangyari. Meron daw naririnig na pinag-uusapan daw siya na siya daw yung, para ba siyang napagbintangan, eh kaso nandito na siya sa Maynila. Parang ganon. Nagkaroon ng problema doon sa trabaho at dala-dala pa hanggang dito. Ang bukod-tangi dito sa sitwasyon na ito, kasi usually yung mga mental cases o mental health cases, issues sa mga umuwi, ay at least mga first or second day pa lang ng quarantine, doon na lumalabas eh. Pero ito talagang hindi tumagal eh. Hindi nga siguro nakatulog pad na yung tao eh, yung OFW. At dito sa sitwasyon itong OFW na napag-usapan natin, wala silang anak eh. So ano ba ang pwede pa nating maitulong sa kanila? Dahil nung pinuntahan namin eh, ni Dinalang, dinala namin yung ano, yung upauna nating tulong. Pero ano pa ba ang pwede nating maibigay sa kanila ngayong wala naman siyang, wala silang anak? Siguro pwede tayong magbigay una yung livelihood, no? Kung may pinaplano o meron ng pangkabuhayan, pwede natin tulungan paitingin natin yung kanyang negosyo. And then kung meron silang kamag-anak na halimbawa pamangkin na pwedeng tulungan, eh pwede rin tayong tumulong sa larangan na yan. Bigyan natin ng school assistant sa mga walang anak na mag-asawa, nagiging close yan sa pamangkin, lalo na yung mga pamangkin na kailangan ng tulong. At ginarantiyahan namin, admin, dahil sabi mo nga, kailangan wala na silang gastusin dito, hindi ba? So, inayos na natin yon. So, wala silang gagastusin doon sa kanilang burial. Yes. Tutulungan natin sila doon sa larangan na yon. Admin, I'm sure ito ay OWA member. Paano ng OWA? Ganitong benefits din ba ang ipinagkakaloob ng gobyerno, o may naitutulong ba doon sa mga non-OWA members na OFW pag ganito ang sitwasyon? Kasi yung pondo natin para sa mga OWA members. Kung right, non-OWA member, andiyan dyan naman yung ibang sangay ng pamahalaan na sa larangan ng pangkabuhayan, andiyan ang DTI at ang Department of Agriculture. Yung sa school assistance, nandiyan posible ang DepEd or DSWD ng isang kamag-anak nila.
Pero yung death and burial, pwede pa rin tayo tumulong doon kasi mm-hmm. pondo natin nakukuha sa assistance natin dyan sa larangan na yan ay nakukuha natin sa Kongreso, sa Office of the President. So, hindi sa trust fund. So, pwede tayong tumulong pa rin doon sa death and burial. Mm-hmm. Pero mas ano, no, Admin, magandang nabanggit mo yan kasi kadalasan nagkakaroon ng ano eh, nagkakaroon ng kalituhan kung ano yung makukuha nila sa OWA. Mm-hmm. At kung hindi ka member. Member. So, talagang pinakamaganda, laging active ang membership mo para makuha mong lahat ng mga benepisyo na binibigay ng OWA. So, Admin, bakit naman po may mga OFWs po na ayaw pong maging member pa ng OWA? Sila po yung mga undocumented po ba? Hindi naman sa ayaw maging miyembro, pero siguro dahil sa circumstance nila. Halimbawa, yung mga nabibiktima ng illegal recruitment. Mm-hmm. Yung mga illegal recruiter ay talagang hindi babanggitin ang POA at OWA sa kanilang mga binibiktima. Kasi, yun nga, ang modus ng mga illegal recruiter, ilayo sila sa POA at OWA kasi tayo yung legal na paraan para maging OFW. So, bahagi na yon ng modus ng illegal recruiter na talagang ilayo sila sa POA at OWA. So, sa kinasamaang palad, hindi nila nalalaan na meron palang POA at OWA. So, ginagawa naman natin sa ganyan, nagkakampanya tayo, katuwang natin ng POEA, kung saan talagang ine-emphasize natin na dapat dumaan sa aspetong legal. Itong mga balita sa news, halimbawa, ng mga job opening sa ibang bansa, ang konteksto lahat nun ay dapat dumaan sa POEA o hindi lamang basta malaman kung sino ano ang job opening kasi baka naman illegal recruiter na yung katapat. Kasi Admin, hindi ba, hindi nila na-appreciate yan hanggat walang nangyayaring hindi maganda sa magiging buhay mo abroad. Kasi madalas yan, di ba, Admin, akala nila, oh, ito, nagbayad ka, akala mo walang ibig sabihin. Pero kapag ka napahama ka abroad, eh, nagiging mas mahirap para sa OWA at saka sa POEA na i-address ang problema mo. Samantalang kung ikaw, nasa record ka ng OWA, napakadali. Mm-hmm. Di ba, Admin? Yes, yes, that's right, DA. Mas madali talaga, mas simple ang kaparaanan at mas maraming paraan para magkaroon ng tulong. Mas unang-una sa datos, sa database, nalalaman kagad natin kung sino ang once kailangan mo ng tulong, madali kagad i-check kung ano yung mga detalye patungkol sa empleyo. Admin, paano nga bang ano? Paano ba pinakamadaling pagbabayad sa atin? Ng, kasi para mag-member? Oo, kadalasan kasi natatanong ako eh, kung sila ay abroad, hindi sila makalabas, pwede, naman, pwede ba yung binabayaran daw ng kamag-anak dito? Yes, yes, pwedeng-pwede yun. Pwede rin sa abroad, dun sa Polo. Pero kung maalala mo, DA Arnel, si DA mo kanon, nag mga video vlog siya tungkol dun sa payment through the app. Mm-hmm. Through the app. Pwede rin yun eh, yung through the mobile application ng pagbayad ng membership, through 7-Eleven, ganyan. Mm-hmm. So, meron din mga paraan eh. So, i-download nila yan. Yes, yes. Mag-download sila ng OWA apps natin at saka yung isa pa, yung Balikbayanihan ba yun, Admin? Yeah, well, meron din Balikbayanihan app. Yes, tama, nakalink din yun doon, yung ating application. Tapos, pwede i-process through the banks eh. Mm-hmm. Yung, ayun nga, 7-Eleven, yung dinemo ni DA mo kanon na pinuntahan niya talaga yung 7-Eleven eh. Oh. At tinesting niya eh. At dahil nga doon sa video vlog na yun, marami nakaalam eh. Mm-hmm. Nung kaparaanan na yon ng pag-renew ng membership through the app. Yung mga OFWs natin na nagkakasakit o nangangailangan ng tulong para sa kanilang kalusugan, maging yung tulong legal, saan po ba sila maaaring dumulog? Okay, yung sa kalusugan ay pwedeng magkaroon ng ugnayan dito sa ating mga regional offices at sa welfare officers natin. Mm-hmm. On-site, pwedeng lumapit. Kasi marami naman tayong kaparaanan ng pagtulong sa aspeto ng kalusugan. Una-una yung ating medical assistance benefit. Kung ikaw ay active member, pakita mo lang reseta, bibigyan ka namin ng 10,000 to 20, between 10 to 20 depende sa bigat ng karamdaman. Mm-hmm. Active OWA member lamang. Tapos syempre kung talaga kailangan ng ospital, de may network tayo. In fact, kaninang umaga lang may kausap akong director ng DOH, may rinefer akong anak ng OFW na kailangan ng tulong. May mga networks tayo, yung DOH, alaking tulong, yung National Children's Hospital, yung NCMH yung nabanggit ko kanina, mm-hmm. Center for Mental Health, and pwede tayong mag-tie-up na NKTI, yan ang mga example ng lung center, mga partner natin na government hospital, PGH. I-link up natin. Tapos,
kung may problema sa billing, may magandang programa ng DOH na hindi alam na nakararami. Yung ano ba yan? Pwedeng i-discount eh. O pwedeng i-discount yung mga hospital rates or fees. Kapag talagang gipit yung talagang indigent or gipit yung pasyente sa pagbabayad. So, yun, yung mga ganong klase ay pwede natin isagawa. Mm-hmm. Admin, last na lang, pakibanggit na lang kung magkano ang ating ibabayad sa membership. At kasi mayroon ding nagtatanong tungkol sa connection natin sa PhilHealth. Yung ba necessary pa rin, pareho nung ating pinag-uusapan dati para sa MedPlus program ng OWA? Yes. Yung sa MedPlus, ito yung para sa mga dreaded diseases. Kailangan talaga may kaugnayan sa PhilHealth, may membership sa PhilHealth. 50,000 yun kung OFW ka na may dreaded disease. But in general, itong programa na banggit ko, yung medical assistance, ay hiwalay sa PhilHealth. So, so halimbawa, yung example ko kanina, DA, merong isang OFW, meron siyang karamdaman, let's say, halimbawa, hypertension, active OWA member, pwede natin siyang bigyan, tapos may mga ebidensya siya ng kanyang karamdaman, pwede natin siyang bigyan ng tulong doon yan, regardless of kanyang PhilHealth membership. So, importante ayun, talaga na siya ay active member, ano? Yes. That's right. Mm. Dito sa ating medical assistance benefit. But of course, PhilHealth ay katuwang din natin ng PhilHealth. A government partner din natin yan, katulad ng DOH. So, pag may problema rin ng OFW OWA member sa PhilHealth, inalapit din natin sa PhilHealth. So, sa aspeto ng koordinasyon, parating nandoon yun. And speaking of itong recent pandemic, yung COVID, yung mga swab testing, sinasagot ng PhilHealth yun, yung mga returning OFWs. Mm-hmm. Sinasagot ng PhilHealth. Kaya libre ang swab test sa mga returning OFWs eh, kasi yung sa pag nagka-quarantine sila, kasi sinasagot ng PhilHealth. So yun, may coordination tayo with PhilHealth sa larangan na yun. Yung fees ay $25 kada dalawang taon. And $25. So yun nga, yung tanong kanina, ang mga kaparaanan nun ay pwedeng face-to-face transaction, over-the-counter transaction sa regional offices natin, central office, or overseas post. Alapin na lang yung mga contact number. Pero 1-348 ang hotline natin kung may katanungan dyan. And then yung sa app, pwede rin magbayad ng $25 na yan to the app. So the POEA, pwede rin kasi may office din tayo sa POEA. We hope this information helps you. Stay safe always.